Excited tayong malaman kung sino nga ba talagang unang aangat para dito sa ating dalawang kuponan. At nabanggit na rin ng ating mga kasama sa Infinix Game Tambayan na yung drafting pattern or inilatag dito na ating dalawang teams ay may kanya-kanya silang winning condition. Very sabihin natin conditional na nga lang din. And meron silang precise na sinabi din na for Fnatic Onyx Philippines, nag-agree sila na more on pang diving composition and the zone control ay hawak, especially na meron nga sila ditong brusko with the Yadigidig or Hylos. Oo nga pala. So, nakita kasi natin parang week 1, week 2 na isa talaga si Hylos sa mga ginagamit na heroes. Now, for Rene J, nung isang araw din, ay ginamit niya rin yung kanyang Grok. So, nakadepende din sa kanila kung paano yung mangyayari. Napaka-tapang ng ating mga gold laners. At tapang tao talaga dito. At yun nga yung tutukan din natin. Kasi sabi ni Doming kanina, pagdating sa game, mas paldo siya. Mangyayari kaya yan, especially now na pwede sabihin na natin itong gamit kasi ni Kelra. Amateur days siya pa lang, isa to sa specialty niya na tinatawag. Oo nga pala, meron pa siya nga mga Lunox before, mga mages. Now for Doming naman, ito yung kanyang hero na ginamit na very demure. Very mindful na naagaw niya yung buff. Oh, at hindi very cute si yun kung ikaw yung maaagawan. Oo, kasi diba? Timing mo na yun na disrupt. So, para sa kanya, siya yung may sariling timing doon sa objective nung kalaban. Yeah. Pero parang iba yata dito yung gustong gawin. Ito na nga, yung isa sa sinasabi nating strength for the zone ay meron talaga dito ang Fnatic Onyx Philippines. Papasok na nga lang din si Demon Guide! Napadaan lang, nakakuha ba ng paghonga? Napakaganda yan para sa side ng Aurora. So, hindi mo na mag-engage dito ang ating mga players. So, nakafocus lang muna dun sa objective. Nagwasiwas lang dun si Demon Kite. Binabangit ko lang zone control, but you can't touch this for Demon Kite. Diba? And imagine, for Fnatic Onyx Philippines, may somewhat in-expect na Leon, but didn't expect na ganito kaaga mangyayari sa kanila yon. Oh, kasi parang siguro sabihin na natin na inisip nila magkakaroon muna ng wild charge, tsaka papasok. Eh, sabi ni Demon Kite, napanood ko na to. Ganito yung ginagawa ng ibang mga teams. Ganito naman yung gagawin ko ngayon. Nasa pangalan niya na mismo, Kite in and out lang talaga. Diba? And imagine for Fnatic Onyx Philippines, mabilisang mental reset na nga lang din. And for this round, parang maya-maya pa tayo makita ng mga possible pickups if ever. Kasi there's the body block na pwede manggaling dito kay Rene J. Pero magkakaroon nga ba ng attempt dito sa may bandang mid lane? Let's see. Kasi ngayon, tahimik pa naman niya mapa. Ooh. And for the side naman ng Aurora, MLBB, ang strength naman nila dito is more on the stun on demand. So tingnan natin kung paano nga nila ima-maximize yung isa sa capability or advantage ng naging draft nila. Oo, napakaingat ngayon ng mga players natin. No? Parang iwas na iwas din sa teamfight. Probably because dahil kaka-level 4 lang din. Libre ko para dito sa Fnatic Onyx. Makakasalubong dito si Rene J, pero napakakunat. Napakakunat nung bato at makakapag-TP out pa. Di pa kaya. Pero ito na nga lang din si Brusco onto Demon Kite. Magkakasubukan tayo definitely onto the next objective, which is the turtle in a while. Pero medyo nabigla na nga lang din si Rene Jason sa pagsilip niya. But a good thing with a Grok na nga kasi is with the power of nature, eh kayang-kaya niya talaga. May luxury siya na suminip in demand. And of course, to try and delay things up. Pero mukhang siya yung itatry na nga lang din i-poke around dito ng Fnatic Onyx Philippines. Meanwhile, sakto na nga lang din nag-respawn ng isang pagong dito na maaga rin namang tatauhan dito nila Rene J. Oh, sila din talaga yung nauna nga dun sa positioning. And we have to take note na lamang din na pagdating sa level ang ilang mga players dito. Si Brusco is at level 4, Rene J is at level 6. So nag-aabang dito si Demon Kite na makuha muna isang neutral bago tumuloy doon sa isang mga objective. King Kong nagtatago. Si Brusco nakawala ng buhay pero ginamit na i-revitalize. White Charge para mapigilan yung kabayo. Ginamit na dito yung kanyang glorious pathway. Meron pagpasok doon. First blood para kay Kelra. Doon sa may bandang turtle and Demon Kite makakatakas. Grabe no, nagkagulo-gulo sila doon pero isa lang ang tumumba and that's going to be on to Edward. Kaya naramdaman din ng Aurora MLBB na medyo mahihirapan sila doon in terms of getting the turtle na nga lang din. Meanwhile, a very smart move for Fnatic Onyx Philippines, giving Kelra the gold standard here, the first blood and as well as a turtle onto the hands of King Kong. And ngayon, makikita rin natin na agaran din naman silang babalik sa kanika nilang mga linya at sakto na nga lang din na pagbili dito na Starlum side pero hindi rin naman magpapahuli in
terms of itemizations dito si Domeng, na kung saan ilang gold pa lamang naman ang pinapaldungay ni Kelra. Pero tingnan natin kung sino nga ba mas papaldu dito, if ever. Oh, so parang ang play pa lang ngayon ng Fnatic Onyx is isasama na muna nila si Kelra, probably more on double laning para mapabilis na agad yung kanyang pagkuha dito ng mga minion. Pero kailangan din natin tingnan yung ginagawa ni Demon, kahit siya naman yung nagka-cut doon sa may XP lane para lagi nang kasama si Edward doon sa mga possible na rotation ng side na Aurora. Yun yung maganda na nga lang din, no? Na piniput pressure niya na nga lang din doon yung XP lane for Fnatic Onyx Philippines. And imagine ngayon na sa pagkakataon na ito, 5 minutes into the game, pero for both Aurora and Fnatic Onyx Philippines, hindi pa tayo nakakita ng mga agarang aksyon, phenomenal na mga clashes. Kasi right now, they're still waiting for someone to start up na nga lang din with a go. Pero hindi kasi si Renegy yung isa sa tinitignan nila na mag-i-start up niyan. Inaantay nila dito if ever si Kirk or pati na rin si Brusco. Pero sa ngayon, Vision is the key na lang din muna dito sa mapa natin. Pero kung ibig sabihin lang din ay Vision, grabe yung mga players natin. Kasi I'm pretty sure na alam din nila na nandito yung mga players. Yung pwesto na yan, kung i-invert mo, ganyan din yung nangyari kay Domeng nung isang ganyan araw. Na ganyan. So nararamdaman niya. Nararamdaman niya na mayroong kasama dito si Kelra, pero ginamit na nga doon yung Zaman Force sa ilalim ng tower. Masusundot dito ni Brusco, makakapag-dash away. At nakatakas pa nga dito si Domeng. May war flashback, kaso for the second time around, sabi niya, nangyari pa rin, Chantel. Oh, nasanay kasi siya, dalawa lang nakabanday. Oh. Meron pa palang additional doon sa pwestong yun. Sa may gitna, ginamit ng Glorious Pathway. Ibig sabihin, wala na yan mamaya. Pagka tumuloy na, dito sa may turtle objective aside ng Aurora. Meron pag zone out against Renegy, pero si Edward nandun sa may batalikod. Nakuha ni King Kong. Pero may kita natin ngayon, meron penalty zone para nito kay Kirk. Ginamit yung Tempest of Blades. Demon Kite ko na Ken. At makakaalis pa nga, tumalun dun sa may pader para makaalis sa mga players ng Fnatic Onyx. Pero medyo nainis na nga lang din. Hindi very cutesy yung nangyari kay Demon Kite kasi nakuha pa rin at the end doon ni King Kong yung ating turtle. So it's going to be a 1-for-2 turtle score in favor Fnatic Onyx Philippines. But the great thing about this is napitas naman din nila. Ang ganda ng pagpasok and pag-zone out doon na ibang members ng Fnatic Onyx Philippines. Pero kasi for Aurora MLBB, sabi nila, gabangin na lang din muna dahan-dahan, katulad nga nung sinabi ni Leo onto the panel. Oh, tsaka ano kung mapapansin natin, makukunat kasi mga ibang players dito sa Fnatic Onyx. Tapos, kailangan nila dito ng antay na pang-alis buhay. Oh, ito kailangan. Top lane laban sa dalawa. Naku po, nagamit na rin. Doon yung wild charge. Si Domeng nakuha, pero may bawi na din naman ang side ng Aurora. Tahabol. Doon sa may top lane, kamuntikan na rin si King Kong. Pero disiplina pa rin. Ang gagamitin nila kapag sa may medley si Edward naman. Ang target nila, nagamit na yung ultimate ng Saska. At sa may gitna ulit, itutuloy pa ni Kelra. Black Shoes para kay Yue. Si at nakatakas pa nga. At sa may medley, mababaligtad pa yata. Pero si Edward ay makukuha na. Demon Kite with the killing spree. Nagkakabigayan na. Naging 2-for-2 ng ala. De kuidadamay natin namatay kanina doon si Domeng. But definitely, akala ni Edward kakayanin pa ng mga demonic force niya na kontrahin yung ginagawa ni Kelra. But maganda doon is sumali na nga lang din doon sila Demon Kite sa battle. And which is why nakakuha pa rin sila ng exchange sa nangyaring clash na yun. But definitely, medyo nagkakaduling yung mga pangyayari doon, Chantel. Kasi si Yue, muntik na rin siya doon. Pero all because of the black shoes na nga lang din. May excess survivability, so definitely pwedeng gapangin muli muna dito ng Aurora yung laban na ito. Ang daming tumatalon, ang daming biglang untog na nga lang din na pwede mangyari. Pero sa sitwasyon na to, parang magkakatalo muli tayo dito sa possible na maging Lord Dance nga ba this early. At saka kung papansin mo, Ate Athena, 9 minutes na nung laban natin pero nagkakapalitan lang dito ng kalamangan pagdating sa Golda. Kanina nasa Aurora yan, ngayon naman sa Fnatic Onyx. Dito makakaroon ng sagot kung sino nga ba talaga ang unang lalamang sa ating laban dahil nag-spawn na yung Lord na nire-reset lang. Oo, pero syempre, medyo maingat pa rin sila dito. Tinitingnan kung sino nga ba yung mga pwedeng umabang kasi makailan na tayo nakakita na si King Kong ay umaagaw at umaagaw lamang dito ng mga objectives. And so far, nagtatagumpay siya doon. Kaso nga lang, sati is nagiging sacrifice din yung buhay niya. And you've mentioned nga, ngayon lilipat muli sa Aurora ang magiging gold lead natin.
around hundreds pa lamang naman ito, Chantel. Pero definitely, mamaya pa natin ma-expect na magkakaroon talaga ng splurge or malaking dive-in pagdating dito sa Aurora or even for Fnatic Onyx Philippines. Pero ngayon, pareho-pareho tayo naghihintay. What's going to be the next move? Oh, pipigilan ba na kumuha muna ng purple buff? Pero for sure, meron ng idea dyan. Sinisimula na nga yung Lord. Nakapuesto si Edward dun sa may baba para magkaroon ng information na side ng Fnatic or side ng Aurora para malaman kung saan ba nakapuesto dito. Abante, ha? Medyo magbabalik na ng ating sitwasyon. Glorious pathway para kay Brusco, pero nakabang lang dito yung bato. Tinan natin kung sino ka ba talaga makakakuha dahil halos wala na buhay dito yung Lord. Yung Lord! War charge! Doon, kinabi kay Flinker! At habang nangyari ng mga kasira na pari sa may taas, Edward makakakuha ng Lord! Time to place para dyan kay Demon Kite! Pero si Kite makakakuha ng kill! At itutuloy pa rin, Lady J is down! Mega kill na para kay Demon Kite! Gawin mo bang! Double kill! At dumating si na rin! Si Domeng! Grabe na to! The Domeng Kite Connection! Dominating! Ang nangyaring laban doon! Imagine! Kanina lang nasa taas ka, biglang nandito ka na sa may bandang Lord. And with that, that's going to be a wipeout ng alang din for Fnatic Onyx Philippines at ngayon ng Aurora. Parang gusto nilang dire-diretso yung alang doon. Mababasag ang mid lane turret dito, Chantel. And look at that, hindi na nga nila kinailangan pa dito yung first Lord para tulungan sila na ma-maximize yung damage na pwede nilang in-inflict dito sa Fnatic Onyx. So sabihin na natin parang yung kanilang checklist ay nagamit. Na-check na. Kasi hindi din sila nag-react doon sa Glorious Pathway kanina ni Brusco. So ibig sabihin, hindi, sige, antayin niya mag-Glorious Pathway. Pag nag-Glorious Pathway, tsaka tayo mag-go. Sa nag-antay lang ng perfect timing dito ang side ng Aurora at sasabayan na nga nila yung Lord. Brusco sa likod, ha? Si Brusco ay nagbibigay ng information. Ayun na! Ginamit na nga dito yung kanyang Glorious Pathway at mahahanap nila. Dito si Domeng, hindi na makakatakas pa. Super Prince makakakuha ng kill niyan, pero si Rene J ay makakakuha ng kill, pero double kill na para ito kay Super Prince. Si Edward na naiwan dito. Sama mo na rin si Yue. Napakakunat ni Edward! Pero hindi sapat yung kanyang sustainability para mabuhay doon sa tatlong players ng Fnatic Onyx. Imagine 3-4-2 naging palitan. Ito na yung strength in numbers sa tinatawag dati for Fnatic Onyx Philippines. They have the zone control and of course, yung dive comp. Hindi na nga dive yung ginawa doon ni Brusco. Surprise comp ang ginawa niya doon onto Aurora MLBB. Pero in that sense naman, tutukan natin nangyari doon kay Edward. Makailang segundo muna yung kinailangan doon ng Fnatic Onyx Philippines to totally tore him down. And looking at our Infinix instant replay, ito po yung tinutukoy natin na maganda sana positioning din talaga ng Aurora MLBB. But what happened is, naburagad doon sa mapa si Paldoming and even Rene J, leaving Edward to soak up most of the damages na binabato dito ng Fnatic Onyx. Oh, tsaka after pala nung nasundot dito ni Brusco si Demon Kite, dumiretso na siya dun sa may bottom lane. Kaya nasira yung isa pang inhibitor turret dito ng Fnatic Onyx. So sabi nila siguro dito, since sa majority ng ilang mga players ng Aurora ay nakuha na, focus naman tayo para mas paliitin pa yung base mapa, eh, or mapa dito ng Fnatic Onyx. And magandang call din yun kahit papano kasi ngayon magiging worry sila sa certain attacks na pwedeng gamitin ni Domeng, especially for a Moskov. Makailang ulit na tayo nakita ng Moskov na nag-finish ng isang buong laban nang hindi sumasama at nagpo-push lang talaga. No, parang ano, siya yung klase ng hero na parang mala Superman. Oo. Parang Moskov saves the day. Oo, nandito na ako. Sa dulo, bandang uli, eh, nandyan pa rin naman siya pag kinailangan mo siya. But currently, right now, si Edward from Aurora holds the records for the most damage taken sa buong MPL Philippines history with 36.3 million. Grabe. Isipin mo, gumagamit siya ng glue. Napakadami na nang nagamit na hero tsaka gumagamit din ng apakito. So parang more on front line. Yeah. Tapos pwede, meron ding killer instinct. Ika nga, para dito kay Edward. Grabe no, Edward with a phenomenal title. Talagang parang later on mayroon din natin tanungin si Edward. Anong feeling na siya yung in-expect natin more on the roamers or tanks yung ganong klase. Siya ang kumuha ng titulo na yun ngayong season. For the whole MPL Philippines history po ah. 36.3 daw nagkakamali, million po. At ngayon naman, tingnan natin kung kakayanin niya pa ba muli na mag-accumulate ng damages na ibibigay sa kanya ng Fnatic Onyx Philippines to enable other members of Aurora MLBB na makapagbigay rin naman ng isang magandang setup. 10-8 ang kill score, Chantel. Dikit pa rin naman pagdating sa kill score, pero ang hindi dikit is yung current gold lead na meron yung Aurora. Oh, pero parang habang tumatagal yung laban, pwede rin makahabol dito sa side ng Fnatic Onyx. Pagdating sa gold, nai-attempt yan kanina. Sumalubong! Ako, nasa lubong na nga dito si Yue, pero take note na gamit na nga dito yung Zaman Force ni Kera.
Pwede yatang gumawa ng play ang side ng Aurora. Pwedeng-pwede to, if ever. Lalo na nakita na nga nilang ginamit agad dito ni Brusco yung glorious pathway they thought na susundan pa sila dito ng ibang mga members knowing na may Demon Kite din kasi dun sa may bandang RBM. And definitely for Fnatic Onyx Philippines, hindi yata nila ipipilit muna to. Instead, papakiramdaman nila parang may Moskov na nawawala. Parang si Doming hindi natin nakikita dito sa ina-attempt nating Lord Dance. Ay, ayun na, nagamit na dito yung Sphere of Destruction. Si Edward magiging target nila, pero kanina napakahunat niya na. Ginamit ang identity. Ayun na si Edward! Ayun nga lang! Mapatay na dito ni Kelra si Ren, at siya maiisahan na rin. Double kill na para dito kay Kelra. Mukhang ito yata ang perfect timing para side ng Fnatic Onyx para simula na yung Lord. Ito na yung inaantay nila. Very perfect timing for Brusco there. Edward and Rene J both down. So yung tatlong ngayon na natitira ay medyo mahihirapan na nga lang din i-juggle among themselves yung pwedeng ibatong damage dito ng Fnatic Onyx Philippines. Possible pa rin naman, especially may block dito si Uwe. Kaso ito na nga lang din yung glorious pathway. Inahabol siya! Napakasakit, unstoppable na parang dito kay Kelra at nahanap na nila si Demon Kite. Again, Doming, meron na siyang Sphere of Destruction ngayon. Tatamaan si King Kong pero hindi na papasok doon. Ginamit na rin yung Tempest of Blades and Fnatic Onyx makakasecure dito ng Lord. Parang in-expect ito, papasok pa si Doming. Parang medyo alanganin yun. Pero good call pa rin kahit pa wala for Aurora na mag-disengage muna. Pero for Fnatic Onyx Philippines, a beautiful MLBB action. Lalo na't napitas na nga nila doon si Yue. For a few seconds, aabot pa rin naman to para dumepensa. At ngayon, nasa kupunan ng Fnatic Onyx ang bola. May pagkakataon sila ngayon na ubusin ng outer, pati ang inner turrets dito ng Aurora. At maganda ngayon na pustuhan! Naku, nagkabigayan! It's gonna be a shutdown para dito kay King Kong, pero wala naman. Isa sa mga pang frontline. Ng side ng Fnatic Onyx. So parang pantay lang din para dito sa ating dalawang teams. Grabe, 16 minutes na, 99 lang yung kalamang at sa goal, pantay na pantay para dito sa ating dalawang teams at napakaganda paggamit din ng wall para medyo mapigilan, pero glorious pathway para dito kay Brusco. Makakapasok ba ang mga players ng Fnatic Onyx? Nakakuha na dito si Doming at meron pag dash para kay Kelra, pero nga natatamaan na slow. It's gonna be a shutdown para dito kay Edward at tutuloy pa rin yung Lord. Unti-unting hinihit dito yung base, pero may defense naman para sa side ng Aurora. Tatlo sa tatlo ang mawawala. Rene J. Nguyen makakadepensa pa rin naman, pero in an instant, halos pantayin na doon ang Fnatic Onyx Philippines ang kanilang mga nabasag na tore. Pero at the same time, kalma muna, sabi nila, great things takes time. Okay? Oo, totoo yan. Hindi nila kailangan madaliin ang mga bagay-bagay. At ngayon, nakita na natin kung ano yung capability ni King Kong na gawin dito kay Demon Kite na pa-reaction daw with the Tempest of Blades. Pero parang pwede pang rumount to if ever dito King Kong. Kung walang Jungle Crypts, pwede itong dumalaw muli ah. Oh, feeling ko mamaya ano na tayo eh. Yun yung magiging sila yung magkakatargetan bago magkaroon tayo ng next na Lord eh. Kasi nakita na kanina na ganun yung gustong gawin ni Demon Kite. Naramdaman din yata ni King Kong. Feeling ko kung ako din yung nasa sitwasyon na yun. Hindi ako, yun yung naiisip ni Demon Kite kanina. Kwentong casters, kasi hindi tayo barbero. Ang kwentong casters. Ayan ang nakikita lang natin na maaring inisip POV. Kumbaga nila King Kong. Siguro pa maglo-lord kami, magkiklear muna ka na minion wave sa may bottom lane. Pero si King Kong, ay, baka naman pag-clear nito, itanggalan ko muna ng Tempest of Blades. Yan. Ganyan ang mga nangyayari. So, yung mga teams natin, dito masusubukan kung sino ba talaga or kung sino ang mas aangat yung pinaka-adjustment. Parang ano na ito face-off. Sino nga angat, sino mas palag. Sino ang unang papalag din? Yan pala yung pinakatanong dito sa ating next na Lord. Sinong unang papalag at gagamit ng mga ultimate? Sinong mabebait din doon sa mga teams natin? At baka ilang ulit na nga lang din nila nabebait si Brusco. Pero ngayon, ang magiging sagot niya, not anymore. Pero for this round, nandito na nga natin si Kelra. Ito na yung go signal ng Fnatic Onyx Philippines. May dalawa or isa dito mamigig pula ang buhay. Pumasok pa si Kirk! Si Edward nakuha na nila kasi kinamaan din ang penalty zone dito ni Kirk. Mawala ng immortality pero hindi ipapasukin dito ng Aurora. Okay, so 43 seconds na kumabuhay na kung si Kiko magiging target nila. Tempest of Blades, ginamit na. At napabili pa nga ng immortality ng moment na yun. Pabilisan talaga ng buy and sell ang mga pangyari dito, Chantel. It's better safe than sorry. Okay, diba? Sorry. Ay, naku, sorry.
Sorry, kailangan ko bumili ng immortality. Pero ito, sinisimula na ng Fnatic Onyx and Lord. Si Demon Kite magagaling doon sa may baba. Ginamit na may Glorious Pathway dito ni Brusco. And successfully, masesecure dito ng Fnatic Onyx. Check na naman dito ang zone capability na meron ng Fnatic Onyx Philippines. Pero nagkagulo-gulo talaga sila doon. The moment na medyo nagulat sila, may kill ra agad sa harap. Tapos pumalo up agad doon with the carpet dito si Brusco. And a beautiful setup play with Kirk as well with his penalty zone. Pero ngayon for Aurora ay mapipilitan silang mag-back away dumepensa. Pero may natitira Tori dito sa may bandang baba. Pero at the same time, pero mukhang pwede rin kasi itong i-maximize at basagin maya-maya laman ng Fnatic Onyx Philippines. Pero ito na nga lang din, ang pagmarcha ng Lord sa pinakaloob ng base ng Aurora. May pangtunaw pa rin naman sila. A Moskov is still a Moskov. Na ililigo pa rin naman nila yung sights nila onto other lanes as well. Kung kaya naman na-prevent nila na magkaroon ng medyo madugong labanan doon sa may bandang top lane nila. O, tsaka mabilis din talaga mag-clear ng minion wave yung isang Nelia. Pero ginamit na ulit dito yung Glorious Pathway. Itutuloy na sa Fnatic Onyx yung pagsira na Torres sa may gitna. Masesecure na nga ni King Kong nung moment na yon. Another immortality para sa side ng Fnatic Onyx kay Brusco naman daw. Nako, medyo mas mahihirapan na ngayon ang Aurora. Hindi pala medyo, mas mahihirapan sila with that immortality build na nga lang din dito kay Brusco. Lalo na't isa nga talaga siya sa starter na mga kaguluhan dito sa mapa. Pero si Edward yata medyo iniinda ang sakit na magagaling dito sa mga pagsayaw-sayaw ni Kelra. Edward is down habang sila Demon kahit Reddy Jane Yue ay medyo magba-back away na lang din muna. Oo, 3.2k gold lead para ngayon sa side ng Fnatic Onyx. Tsaka parang ano dito, full item na rin si Kelra kaya napakasakit na now at 936 para sa kanyang Harith. Tingnan natin kung paano kukontrahin dahil may panibago na namang minion wave ang side ng Fnatic Onyx. Itutuloy na ba talaga nila? Ito na nga lang. Or madedepensahan pa rin ng Aurora? Until pagpasok ni Kirk ng Alagwit Venalizo, pero mukhang ibang mga members ng Aurora hindi pa rin naman susuko at tapang na tao na dito ang mga sibat. Ay! Agad ang mga Angry Globes! Kakayanin lang dumepensa! Si Brusco matatanggalan ng immortality pero mukhang kakayanin pa rin nila tunawin to! Double kill na para kay Yue. At makikita natin meron pa nabiling immortality si Doming noong moment na yun. So, apat, four mana down para sa side ng Fnatic Onyx. At 22 minutes na, ladies and gents. 3 digits pa rin yung kalamangan pagdating sa gold. Napakagandang depensa para dito sa ating dalawang kuponan. Grabe. At parang ang struggle nila ngayon for both is kung paano tatapusin yung laban. Kasi even for Aurora, nakasira silang dalawang Torres. Same with the Fnatic Onyx. Look at that. Onto our Infinix instant replay. Ang ganda kasi ng ginawa dito ni Yue, to be honest. And even dito ni Doming. To the point na ito, aabot na nga sila sa pinakabase. Si Kiko matitira dumipensa. At isang mabilis lang, isang teamfight lang ang kinailangan. Makakabig agad ng side ng